Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kontrolado na ng gobyerno ang 70% ng mga lugar na sinalakay ng MNLF Misuari faction sa Zamboanga City. Kalkulado raw ng militar ang kanilang mga hakbang laban sa mga rebelde para walang madamay na sibilyan. Mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Grabe, 70% ng araw ng kabuang area sa limang barangay sa Zamboanga City na may presensya ng MNLF. Yung kontrolado na ng gobyerno, nasa huling bahagi na raw ng operasyon ng militar pero patuloy pa rin ang calibrated response. Calibrated gasi, ibig sabihin, etansado at kalkurado raw yung kanilang kilos para maipalitan yung katahimikan doon sa lugar. Sa loob ng 18 oras, traffic ay may 116 civilians na raw ang na-rescue sa patuloy na operasyon. May naitala rin daw na 20 MNLF na naman ay tagtag doon sa 52 na napaulat kahapon. Hindi raw ito ay kinatutuwa ng AFP and a spokesperson Brigadier General Domingo Totaan, alos buhay, yung nalalagas habang tumatagal itong bakbakan. Yung mga namatay, pinoproseso raw ang identification at siniguro nilang kikilalanin yung religious practices pagdating doon sa pagdilibing. Sa panig naman ng militar ay 3 sundalo na yung nasawi. Kahapon ay tagumpay daw yung inilunsad na military airstrike at malaki raw na itulong ito para makakilos ng husto yung mga tropa doon sa ground. Kalkulado na rin daw rapi yung ginagawang pagkilos para masigurong walang masaktan o madadamay na sibilyan. Aabot naman daw sa 64 yung miyembro ng MNLF na naaresto. Hindi pa masabi ng AFP kung kabilang rito yung mga commander ng MNLF at wala pa rin kumpirmasyon kung totoong napatay na si Commander Ustad Kaber Malik. Ang mga naaresto rati ay posible raw maharap sa kasong genocide o rebellion at paubay na raw sa Justice Department. Samantala, kinumpirma rin sa ating General Domingo Totaan yung pagkakabihan naman sa ilang opisyal ng pulisya. Tumanggit siyang magbigay ng detalye kung paano ito nangyari pero nagsasagawa na raw ulit assessment ng militar kaugnay ng insidente, Rafi. At Steve, kung nabanggit na nga nila na nakidnap na nga, no? Ito yung chief of police ng Zamboanga, pero sinasabi nilang kontrolado nila 70% ng area na inoccupy ng MNLF. Pero ito, nalusutan sila ng MNLF lumalabas. Yung medyo irony, no, Rafi, kasi nga sabi nila nasa last leg or yung nasa huling bahagi na raw sila ng kanilang operations. Katunayan, may ibang areas daw sa Zamboanga City na clearing operations na yung ginagawa. Kumbaga, sinicheck na lamang ng EOD kung merong mga natitirang mga pampasabog na iniwan yung mga MNLF dun sa lugar. Pero hetos nangyari yung pagbihag dun sa opisyal ng pulisya. Kaya sinabi nila, magsasagawa ulit sila ng assessment kaugnay sa insidente para nang sa gayon eh, malaman nila ng eksakto yung nangyari at maiwasan kung paano pa ito mauulit, Rocky. Steve, nilalagay naman nila sa konteksto, ito nangyayari ngayon sa Zamboanga na bagamat kontrolado nila 70% itong area na occupy nga ng MNLF, mas delikado ngayon yung MNLF dahil on the run na ang mga rebelding ito at posibleng gawin ang pwede nilang gawin para lang makatakas, Steve. Lahat naman daw, Rafi, ay kanilang kinokonsidera. Katunayan, kahit para 70% na yung kanilang sa areas ano, na may presensya ng MNLF ay nabawi na ng militar, ang sinasabi nila ay patuloy pa rin yung kanilang operasyon at hindi raw sila titigil hanggat hindi natatapos yung misyon na ibinigay sa kanila. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.